Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Paalam ka muna kay Lola. Kiss muna. Kiss muna. Siya. Bakit alam ko ang sakit yan? Dandahan ako kasi rin. Masabahan anak, meron pa doon sa inyo. May wifi doon. May wifi doon. Kilala mo ba yan? Kilala mo yung mga yan? Wifi yung wifi. Hindi ko lang talaga maintindihan ano kung bakit ganito ang ugali ng tiyuhin ni Reyna. Yung isang anak ni Lolo Nestor Bana, dalawang beses na ito na kumukontra o naging kontrabida sa buhay ni Reyna. Hindi ko lang alam kung ito ba talagang tiyuhin niya o ito ay kamag-anak ba niya talaga. Hindi ko alam kung ito ba may tama, kung ito ba may kulang. Pero nabanggit nga ni Lolo Nestor na huwag na lang daw palsinin dahil may kulang din daw ito. May kulang na tornilyo, may saltik, ganun ba yun? Nagtataka lang ako ano, bakit nagiging kontrabida siya kay Reyna. Ayaw na ayaw niya itong gumaling. At sinasabi niyang wala naman daw sakit si Reyna. Magsasabi ba naman siya ng, bakit may sakit ba yan? Wala naman sakit yan. Yan ang sasabihin niya, wala raw sakit si Reyna. Eh sinong may sakit? Siya ang may sakit. Sino may diferensya? Si Reyna o siya? Mukhang siya nga yata ang may diferensya. Bakit ganoon ang kanyang sinasabi? Ay namumroblema na nga itong si Lolo Nestor na ilang taon na kanyang inaalagaan itong si Reyna na sana mapanumbalik yung kanyang normal na kalagayan. Pero itong tiyuhin naman na ito, hindi niya alam na may sakit si Reyna. Tatanungin ba naman niya na bakit? May sakit ba yan? Bakit yung dadalhin? Yan ang kanyang sinasabi. Kagaya nito mga kalinap itong sinabi niya ito, panuulin po natin. Nasaan no kasi ko yun ng pagpapagaling ngayon, pagpagamot din? Pagpagamot? Hindi naman ano, hindi naman wala naman sakit. Wala naman sakit. Tay. Bakit ganyan yung kanyang tiyuhin ano? Bakit ayaw na ayaw niya na si Reyna ay gumaling? Tinutulungan na nga ng kalingap, tinutulungan nila Ate Rhoda, nilalagaan nila Ate Rhoda, nasa ganun mapanumbalik ang kanyang kalagayan na normal bilang isang bata. Inaalagaan ni Ate Rhoda, siya na nga nag-aasikaso kay Reyna, nasa ganun, mapapainom siya ng tamang gamot at yun, mapapanumbalik yung kanyang kagalingan. Magiging normal na isang bata si Reyna. Pero paano gagaling yan kung may isang taong kumukontra sa ano kagalingan niya? Ano bang meron dito kay Tito na ito? Bakit ganito ang kanyang pagsasalita? Ayaw na ayaw niya na sabihin si Reyna ay may sakit. Wala raw sakit si Reyna. Matagal na niyang kasama sa bahay. Magkakasama sila sa bahay. Pero hindi ba niya alam na si Reyna ay may depresyon o bumabalik sa pagkabata ang kanyang isip? Hindi ba niya napapansin yan? Kasama sa bahay yan ha. Tatlo lang sila nakatira dyan sa bahay. Si Lolo Nestor, si Reyna, at saka yung uncle niya, yung tito niya. Taon ang inabot na si Reyna ay may sakit na ganyan. Hindi niya alam na may sakit. Tatanungin ba naman niya sila Ate Rhoda na sasabihin niya bakit? May sakit ba yan? Yan ang kanyang katanungan. Eh sino bang may sakit? Baka siya may sakit na nga talaga. Ito ba ano? Isa nakakapagtaka. Ano? Bakit ayaw na ayaw niyang payagan na si Reyna ay sumama kila Ate Rhoda? Takot ba siya na si Reyna ay bumalik sa normal? Anong ikinakatakot niya? Mayroon ba siyang ginagawa na kabulastugan para ikatakot niya? Yan, tanong ko lang ano. Kung wala siyang ginagawang kabulastugan kay Reyna, huwag siya matakot na gumaling si Reyna. Hayaan niya si Reyna ay alagaan ng iba para sa ganun gumaling. At pag gumaling yan, ay pare-pareha silang hindi mahirapan, di po ba? Hindi mahirapan si Lolo Nestor, hindi rin siya mahirapan. Dahil siyempre, pag nagwawala si Reyna, sigurado-sigurado yan, naririnig niya yan. O hindi ba siya nabubulabog? Nahirapan din yung pandinig niya yan pag si Reyna magwala. Ayaw ba niyang mapanumbalik sa normal si Reyna? Gusto ba niya yung ganun, nagwawala lang si Reyna? O gusto lang niyang ganyan ang kalagayan ni Reyna para sa ganun, normal para sa kanya? Kung ano man yung kanyang gagawin, kung ano man yung kanyang kinikilos sa bahay na yan. Ewan ko kung ano. Si Lolo Nestor nga, pumayag nga na si Reyna ay pumunta kay Ate Rhoda. Pero si Tito, ayaw niya. Kaya nga habang nagpe-prepare si Reyna para sumama kay Ate Rhoda, salta siyang salita para sa ganun mapigilan lamang niya ang pag-alis ni Reyna. Pero anong ginawa ni Lolo Nestor? Deadma lang. Deadma lang si Lolo Nestor, hindi niya inintindi yung reklamo ng Tito na yan. Kasi alam ni Lolo na may something din yung lalaki na yan. Kaya sabi nga ni Lolo Nestor, di ba? Huwag niyong intindihin. Kasi may kulang. Kaya ganun ang kalagayan mga kalingap.
Nakakapagtaka lang talaga itong tito na ito. Una, wala na nga siyang respeto sa mga kalingap. Pumunta yung mga kalingap doon, hindi man lang niya pinatuloy o sinabing upo kayo, tuloy kayo. Hindi welcome yung mga kalingap para sa kanya. Tumingin lang siya, sumilip lang siya. Tapos si Reyna, gustong-gusto ang sumama doon kay Ate Rhoda. Walang magawa yung tito, kahit anong pagpupumilit niya. Magbigay siya ng magandang dahilan para hindi isama si Reyna. Eh, ang rason lang niya wala raw sakit si Reyna. Yun ang kanyang rason eh. Bakit isasama si Reyna? Walang sakit si Reyna. Ngayon si Reyna, no, unti-unti nang bumabalik yung kanyang isipan. At unti-unti na rin siyang nagsasalita. Kung ano man yung kanyang sasabihin itong mga susunod na mga araw, abangan po natin yan. Dahil baka kung gumaling na kung ano-ano masabi ni Reyna, meron ba dapat na ikatakot si Tito? Natatakot ba siya na si Reyna ay gumaling? Yan ang abangan natin. Ito siguro yung kinakagulat o ikinaayaw ng tito niya na si Reyna ay gumaling. Dahil mukhang merong ikinakatakot ang tito na ito. Huwag siyang ganyan kasi napag-aalata siya. Nung umpisa, nung bago pa lang makilala si Reyna, ay hindi pa siya ganyan nagagalit. Dahil alam niya siguro na si Reyna hindi nagagaling. Eh pero ngayon, unti-unti na nakikita yung kagalingan ni Reyna. Doon na si Tito nagkakaroon ng reaksyon. Baka bigla nga namang gumaling ng tuluyan si Reyna. Ano pa ang kanyang masambit? Ano pa ang kanyang masabi niyan? At meron pa siya isang sinabi narito po. Nasama niyo? Opo. Nasama niyo pa? Nag-aal na nga lagi yung lulo. Ay, okay. Nakapayag yun. Okay lang naman po. Ano? Dalaw-dalawin lang. Dalaw-dalawin lang? Ano pa? Dito lang. Magagastusan na lang. Nagastusan pa. Maya. Nasaan no kasi ko yun ng pagpapagaling ngayon, pagpagamot din? Pagpagamot? Hindi naman ano. Hindi naman wala naman sakit. At baka raw magalit si Lolo Nestor pag sinama si Reyna. Eh si Lolo Nestor nga ang kausap eh. Si Lolo Nestor nga ang kaka-coordinate ng kalingap eh. Bakit magagalit si Lolo Nestor? Eh may usapan ng kalingap at si Lolo Nestor. Hindi ba niya alam yan? Ah, hindi niya alam yan kasi hindi naman niya naiintindihan eh. May usapan na yan, may mga plano na yan. Kaya si Lolo Nestor hindi magagalit. Ito lang naman tito ang nagmumukhang galit. Nagagalit. Kasi mawawali na naman sa kanya si Reyna. Pag si Reyna ay umalis sa bahay na yan, mawawalay si Reyna sa kanya. Mahal na mahal din ba niya si Reyna? Ay alam po, si Lolo Nestor, mahal niya yung apo niya. Mahal niya si Reyna. Ay yung tito, mahal din ba niya pamangkin niya? Mahal ba niya si Reyna? Kaya ayaw niyang payagan si Reyna na sumama sa kalingap? Ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin kasi mahal niya si Reyna bilang pamangkin? O hindi ko alam kung anong pagmamahal ang meron siya. Para sa akin po, hayaan ko lang talaga na si Reyna ay manatili kay Ate Rhoda. Manatili sa puder ng kalingap dahil konting na lang, konting panahon na lang. Nandyan na eh. Papunta na dun sa kagalingan si Reyna eh. Konting panahon na lang. At siyang inaasam ni Lolo Nestor na gumaling yung apo niya para makapag-aral, nang sagal makapagtrabaho rin, ay matutupad na. Kaya konting panahon na lang. Kaya tito, huwag kang umarang. Huwag ka maging kontrabida. Tingnan po natin yung update po sa susunod. Kung siya ay e-entra na naman, o kung siya ay magbibida na naman. Kaya abangan po natin yan. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po muli sa inyong panonood. Bye-bye!